mismo. Hi! Magandang araw po muli sa inyo at maraming salamat once again for joining me dito yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution Your Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. At maraming salamat po sa Panginoon. Isa na namang pagkakataon at panahon na tayo po muling nagsama-sama at magja-jamming sa kanyang kabutihan at pag-ibig at syempre pa, alamin po natin at pag-aaralan po natin sa loob ng ilang minuto ang mayamang kapahayagan ng Ebanghelyo na ating Panginoong Hesukristo. And of course, bilang pagsisimula, ay nagpapasalamat po ako dahil patuloy kang nakatutok at nanunod sa atin pong ikatlong araw na ating serye. Ugnay po sa katanungan, bakit nga ba importante at mahalaga tayo po ay magkaroon ng kapanganakang spiritual, or bakit tayo kailangan ma-born again? At pangatlong araw na po ito sa ating mga pinag-uusapan ngayong linggong ito. Kaya naman, ano man po inyong mga pinagkakaabalahan at kung kayo po ay papauwi na ng tahanan ninyo at nanonood via Facebook Live, kaya inyo pong kami na po ang bahala sa ating kwentuhan, pag-aaral and of course music, at patuloy po tayo mag-enjoy sa ating paglalakbay sa yaman ng salita ng Diyos at siya pong maghahatid po sa atin sa isang buhay na nananagana sa biyaya at kapayapaan. Kaya naman, binabati po natin ating mga kababayan sa labas na ating bansa. Good morning, good afternoon, and good evening at sa mga kababayan po natin dito sa Mega Manila, and of course sa ating po mga kababayan sa anong mga probinsya po kayo naroroon. Ang aming pong pagbati ay isang maligaya at magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil tayo po ay napapanood tuwing alas 7 ng gabi via Facebook Live every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. And of course, pwede nyo rin po kami subaybayan via our YouTube channel. Pwede rin po kayo mag-subscribe para po malaman po natin at mabalik-balikan nyo po yung ating mga previous episode. Ating pong YouTube channel ay Mismo TV. That's M-I-S-M-O TV. At ipamalita na po sa inyong mga kaibigan ang pagpapala ng Diyos. Meron po tayong Bible Study Online. Of course, rin po ito nga po ang ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution Your Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. At syempre sa ating pagpapatuloy, ay isa muna pong napakagandang paalaalang awitin. Kaya naman, tawagin na ang buong pamilya habang pinapakinggan po ito at maghanda na ng inyong ballpen at papel kasama ang Biblia para po sa ating devotion time. Of course, dito lang yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution for Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. Sala ko ay iyong minako, katawan mo sa krus ipinako, kamatayan mo ang buhay ko. Sa tulad kong di nararapat, katuwiran mo ay ikinawan, kalayaan ko'y buhat sa
kalayaan ko'y buhat sa iyo. Dahil sa pag-ibig mo, kaligtas'y nakamu. Iaalay aking buhay sa pinagbabalik at maraming salamat sa awiting atin na pakinggan. Isang napakagandang paalaalang awitin na naghatid sa atin sa ating ikalawang bahagi ng ating programa ngayong ikatlong araw para po ating talakayin ng napakagandang seri natin sa linggong ito. At muling po, welcome po Vivian sa ating programa kung saan hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution Break, Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. At pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, pagyayamanin pa rin po natin ang kahalagahan. Bakit nga ba? Ipinahayag po ng ating Panginoong Hesukristo ang kahalagahan na dapat po ang bawat isa po sa atin ay maipanganak na muli. And of course, mga nakalipas na ating episode na pwede nyo pong balik-balikan, naroon po tinalakay po natin ang kahalagahan kung bakit po kinakailangan po natin maranasan ang kapanganahang spiritual or yung tinatawag na spiritual birth sa wikang English. At mamaya po, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, ay meron tayong konting review para sa mga kababayan po natin, mga suki natin, mga kaibigan natin na nag-aaral, ay maaari nyo pong manapatan
ng maayos na pag-aaral ng ating mga pinalakay kahapon. And of course, binabati po natin ating mga kababayan sa labas na ating bansa. Good morning, good afternoon, good evening. Muli po kami po ay nagpapasalamat for joining us once again dito yan sa ating programa. And of course, binabati po natin ating mga kaibigan sa ating pinamahal ng bansang Pilipinas. Bagaman, marami pong kinaharap ang ating bansa sa ngayon. Ay, alam ko nandiyan ka dahil nais mong matutuhan ang yaman ng salita ng Diyos. At kami po'y muling nagpapasalamat. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at panonood sa ating programa. Dahil tayo po'y napapanood every 7 p.m. Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Kaya po magandang gabi po sa inyo. Ito po ay kagandahan po namin na kayo po'y makajamming namin. Mula po dito yan sa aming malita studio. At tayo po'y mapapanood sa Facebook Live. And of course, pwede rin po kami masubaybayan sa ating YouTube channel. Pwede rin pong mag-subscribe sa Miss Mo TV. That's MISMOTV. At pamalita na po, tawagin na ang buong pamilya at tayo po ay mag-aral na dito yan sa ating devotion time. Of course, atin sa inyo sa ating programang Solution. Muli po ay magandang araw po muli sa inyo at maraming salamat sa mga kabubukas lang ng kanilang mga laptop, mga PC, and of course sa mga cellphone. Maraming salamat po dahil nakatuto ka pa rin at patuloy kang nanunood at kaibigan, hindi po aksidente na kayo po ay aming kasakasama. Dito yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution or Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Tavern. At tanayin ko po sa ilang minuto ay tayo po ay mag-aral at matuto sa yaman na kapahayagan ng salita ng Diyos. Ang sa ganyan po ay tayo ay hindi po lumalakad sa kadiliman. Tayo po ay naliliwanagan, nagbubukas po ang napakaganda kamalayan at nagbibigay po ito sa atin ng nananaganang biyaya at kapayapaan na kinakailangan po natin, lalo tigit sa mga panahong ito para po sa ating mga kababayang Pilipino. At ngayong gabi bilang ikatlong araw po sa ating mga pag-uusapan ay patuloy po natin alamin at ang topic natin or yung title po na ating episode for tonight, it's Why God Wants You to Be Born Again. Bakit nga gusto ng Diyos na ikaw ay magkaroon po ng kapanganakang maguli o maranasan ang kapanganakang espiritual or yung spiritual birth. Isang napakagandang karanasan. Pero bago po tayo tumuloy dyan para pag-usapan natin ang isa pang benepisyong napakayaman, magkaroon po tayo ng pagbabalik tanaw mula po sa ating mga pinag-usapan kahapon. At napag-alaman nga po natin mula po sa John 1:29b, sabi po ng John, of course, siya po ang author ng aklat na ito. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Alam niyo po sa krus ng Kalbaryo, ay meron po makasaysayang ginawa po ang Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. And in this verse, it tells us na meron pong makasaysayang isa na katuparan po ang ating Panginoong Jesus. At talaga naman pong winasak niya at inalis na po niya ng tuluyan ang kasalanan ng sanlibutan ng sino mang naglayak ng pananampalataya po sa kanya. And take note, in this passage, ay yung pong word na sin, it's in singular form. Ngayon, alamin po natin at bilang pagbabalik na sa mga pinag-aralan po natin kahapon, ay alamin po natin ano po ba itong sin na tinutukoy po sa passage na ito. At ito nga po yung topic natin kahapon. At maintindihan po natin, ito lamang po yung kasalanan na maghahatid po sa tao para po sa isang walang hanggang kamatayan o yung tinutukoy nating impyerno, and then at susunod dun ay ang karagat-dagatang apoy o dagat-dagatang apoy. Take note ha, ito lang po yung kasalanan na maghahatid sa tao sa walang hanggang kamatayan. Of course, yung po yung tinutukoy natin yung impyerno. So alamin po natin, and once again, John 1:29 tells us, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. And this is good news. Jesus was successful. He took away your sin. Ikaw na nanampalataya at naglagak ng iyong pagtitiwala sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, alamin po natin, ano ba yung sin na ito? At dahil po sa wikang Grego, napakayaman po ng salitang ito. Dito po ay isinulat ang New Testament. Alamin po natin, ano yung kasalanan ito na maghahatid sa tao sa impyerno. Of course, dalawang popular pong salita sa wikang Griego ang ibig sabihin po ng kasalanan. Yung first one ay hamartano. Ito po yung verb o yung pandiwa tumutukoy sa sinful acts such as
pagsisinungaling, panggagansyo, pakikiapid, pandaraya, lahat po ng masasamang gawin ng tao. Yun po ang tinatawag na sa wikang Griego na hamartano, the verb, o yung sinful acts. Now, ano po yung ikalawa? Ikalawa po na tumutukoy po sa salitang kasalanan or sin sa wikang Griego ay hamartia. Ito naman po yung noun or yung pangalan na tumutukoy. Literally, means ito po yung sinful nature o yung makasalanang kalikasan na minana ng tao sa unang tao, kay Adan. Okay? So makita po natin ang kaibahan. Yung first one is hamartano, the verb, pandiwa, yung mga sinful acts. Pagsasinungaling, panggagansyo, pangangalunya, pandaraya, lahat po ng masasamang ginagawa ng tao. And of course, the second one is hamartia. Ito po yung noun, yung sinful nature, makasalanang kalikasan, kung bakit po ang tao ay nagkakasala dahil taglay po niya nung siya po ay sinilang ang makasalanang kalikasan mula kay Adan. So ito po yung namana ng tao. Sa pagkakamali ni Adan, na damay ang buong sanlibutan. Romans chapter 5, verse 12. So maintindihan po natin. Now, in John 1:29, ano po kaya yung sin na winasak at inalis po ng ating Diyos pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo? Kung hamartano po ang tinutuhoy dito, hindi po nagtagumpay ang ating Diyos dahil marami pa rin pong tao ay talaga pong nagkakamali, nagkakasala. Hindi po niya ito na-eradicate. But praise God, hindi po ito ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang winasak ng tuluyan at inalis po ng tuluyan sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo ay yung hamartia, the noun. Ito po yung sinful nature. Ikaw na naglagak ng pananampalataya at kumilala sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo at naborn again. Alam mo, itong hamartia, yung minana mong kasalanan kay Adan, ang winasak at inalis na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tuluyan, magpangwala hanggan doon sa krus ng Kalbaryo. So, napaka-importante po na maintindihan po natin. At ito nga po ang ginawa po ng Diyos. Napakatalinong hakbang. Take note, ang tao po, bakit po kinakailangan maipanganak na muli or magkaroon po ng kapanganakang espiritual? Dahil, kung kayo po ay mananatili kay Adan at taglay mo yung hamartia, which is the noun, the sinful nature, ito po yung kasalanan maghahatid sa iyo sa walang hanggang kamatayan o dun sa impyerno. Dahil ang isang tao pong taglay ang hamartia o yung sinful nature, yung minanang kasalanan mula kay Adan, ang kanya pong kalikasan ay patuloy at patuloy na gagawa ng kasalanan. Hindi po ba, kapag nakakarinig ka ng asong tumatahol, hindi ka nagugulat? At kapag nakakita ka ng isdang lumalangoy, hindi ka rin nagugulat. Bakit? Dahil yun po ang kanyang kalikasan. And even po, kapag nakita ka ng paru-parong lumilipad o ibon na lumilipad ng mataas, hindi tayo nagugulat. Bakit? Dahil yun po ang kalikasan ng ibon, lumilipad. Kaya naman po ang Diyos ay hindi na po nagugulat kapag ang tao po nagkakamali, nagkakasala. Dahil taglay po niya ang kanyang makasalanang kalikasan. At yun po ang inalis ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung hamartia. At kayo po, kapag tumanggap kay Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, pinawi na po niya ang iyong makasalanang kalikasan o yung sinful nature. At ikaw ngayon ay wala na kay Adan. Ikaw ngayon ay na kay Kristo Jesus na. And 2 Corinthians 5 verse 17 tells us, therefore, if anyone who is in Christ, he is a new creation. Ibig sabihin, wala na po yung inyong lumang makasalanang kalikasan. Anong nangyari doon? Well, mga kaibigan, ito po ang good news. Sabi ng Romans 6 verse 6, ipinakong kasama ni Kristo. Romans 6 verse 7, ang iyong lumang ikaw ay namatay na kasama ni Kristo. And Romans 6 verse 4, para hindi na po siya mabuhay maguli, ay namatay o inilibing kasama po ni Kristo. And of course, nung nabuhay maguli si Kristo, kasama kanyang nabuhay. At ito po, taglay mo ang buhay na walang hanggan. Ito po yung tinatawag na Zoe o yung spiritual life, kung saan ay naranasan mo ang kapanganakang maguli. At ang buhay na ito po ay tanging ang Panginoong Hesukristo lamang po ang siyang may kakayahang magbigay po sa atin. Kaya naman, kapag ikaw ay naipanganak na muli, nagkaroon po ng kapanganakang espiritual, nararanasan mo ang isang bagong buhay. Bakit? Dahil ito po ay nakamit po ang buhay na inilaan sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Buhay na ganap at kasiyasiya. Ito po yung tinatawag na Zoe,
na tanging ang Panginoong Hesukristo naman po ang sa inyo'y makapagbibigay. 1 John chapter 5 verse 12. At dahil nasa iyo na po ang bagong buhay na ito, umasa po kayo ang inyo pong kaligtasan ay sadyang hindi mawawala. Bakit? Dahil wala na po kayo kay Adan. Wala na po yung hamarsya. Ngayon, isipin po natin ito. Napakatalino ng Diyos. Ang tao po ay patuloy na nagkakasala dahil siya po ay nakay Adan. Ngayon, kung kayo po ay tatawag at kikilala sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo, isinilang na muli, wala na kay Adan, patay na ang dating ikaw, wala na rin yung hamarsya. Kaya naman, ikaw ngayon ay nagtatagumpay mula sa kasalanan dahil taglay mo ang buhay na laan sa iyo ng Diyos. At ikaw ay nasa ilalim ng kanyang biyaya. Kaya naman, wala pong kapangyarihan ng kasalanan sa iyo ngayon dahil wala ka sa ilalim ng kautusan because ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. And ang mainam pa po dito, panghawahan po natin, napakabuti po ng Diyos. That's why God wants you to be born again. Hain niya sa iyo ang buhay na walang hanggan dahil taglay mo na ngayon at mananahan at mananatili po sa inyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Wow! At ito po ay pinapatotohanan sa atin ng John chapter 14 verse 16. Sabi ni Jesus po dito, "And I will pray the Father and He will give you another helper or comforter that He may abide or He may stay with you forever." So kapatid, ito po ang good news. That's why God wants to be born again. Kasi po, mananahan po sa inyong Espiritu ang banal na Espiritu ng Diyos. Mananahan magpakailanman. Yun po ang sinasabi ng passage. At dahil nasa iyo na ang buhay na ito, panghawahan po natin. Hindi po kayo. Ika nga, hindi po magwawagi laban sa inyo ang kasalanan. That's why gusto po ng Diyos sa tayo po ay magkaroon po ng kapanganakang maguli. Dahil ay sa pangmaganda pong biyaya, wala ka na kay Adan, hindi mo na dapat tinatawag ang sarili mong makasalanan. Dahil ngayon, ikaw ay na kay Kristo Jesus na. Ano nang tawag sa iyo? According to 2 Corinthians 5 verse 21, "For God made Jesus who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in Him." So, hindi na po kayo makasalanan. Why? Dahil wala na po sa inyo ang makasalanan ng kalikasan. Ang bago mo ng kalikasan ngayon, dahil ikaw ngayon ay wala na kay Adan, ikaw ngayon ay na kay Kristo Jesus na, ikaw ang katwiran ng Diyos kay Heso Kristo. Pinaging matuwid ka na, kaibigan. Wow! Praise God! At ngayon, pagpapatuloy po natin ang ikatlong pag-uusapan natin, isa pang benepisyo, why God wants you to be born again. Ito po ang papanghawakan po natin dahil sadyang minamahal po kayo ng Diyos. He wants the best for you. Alam mo, magkaroon po tayo ng pagbabagong isipan dahil po sa mga panahong ito, lalo po sa mga kababayan po natin dahil hindi po lingid sa bawat isa po sa atin ay nararanasan po natin ang matinding sakuna at trahedya po sa ating bansa. At talaga namang marami pong tao na babasa natin sa Facebook. Minabuti natin pag-usapan po ito, marami ang kumay question at ang iba ay talaga namang sinisisi ang Diyos sa mga ganitong pagkakataon sinasabi nila. At nakakalungkot pong isipin. Bakit? Kung totoong mabuti kang Diyos, bakit mo pinapahintulutan ng ganitong klase ng trahedya? Mga kapatid, una sa lahat, hindi po galing ito sa Diyos. At hindi po ito ang puso ng Diyos para sa inyo. Ang mundo po, dahil sa pagkakasala ni Adan, ay nasa kanyang bagsak na kalagayan. At ang nagmamay-ari po ng mundo ay hindi po ang Diyos. At wala po sa control ng Diyos ang mundo. Dahil if God is in control of this world, wala pong ospital, wala pong trahedya at walang sakuna. Nasa bagsak na kalagayan po ang mundong ito. Pero kaibigan, sa ating pong pag-usapan sa ngayon, maunawaan po natin ba't gusto ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng kapanganakan maguli. And of course, ang topic natin for tonight, why God wants you to be born again. Pag-uusapan po natin na ngayon. Dahil sa mga panahon po nagkakaroon ng problema, trahedya o sakuna ang sino man, or especially po ang ating bansa, ay kadalasan tinatanong nila ang Diyos o sinisisi pa nila ang Diyos. At maniwala po kayo sa hindi. Ang Diyos po ay hindi lang po mabuti. Siya rin po ay mapagmahal. At siya rin po ay dakila at tapat sa kanyang mga salita. At gusto ko pong bigyan ng pansin sa ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam mo ba dahil po sa pag-ibig at pagmamahal niya sa iyo, ikaw ay sabiang nire-respeto niya. Ano man ang inyong paniniwala, ano man ang inyong desisyon sa buhay, ito po ay kanyang pinapaniwalaan. At atin pong napakagandang katanungan ay gusto ko muna pong bigyan po ng
ibigay po sa inyo katanungan ito. Naniniwala po ba kayo na ang lahat po ng tao ay anak ng Diyos? Naniniwala po ba kayo na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos? Dahil minsan meron pong lumapit sa akin, sabi niya sa akin, alam mo, kapatid, di ba, ang lahat ng tao naman sa mundo ay anak ng Diyos. Sabi ko sa kanya, hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Well, the truth is, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yan po ang katotohanan. So sa pagkakataon po sa ngayon, bakit sa mga kaganapang ito ay samot-sari ang nararanasan ng tao? Merong trahedya na talaga namang iba po ay saganang-sagana sa pangamba sa buhay. Well, importante po na maunawaan po natin na ang Diyos po ay kumikilos base sa inyong paniniwala at sa inyong mga desisyon. Dahil meron po napakagandang tagpo na matututuhan po natin mula sa Matthew chapter 20 verses 30 until 33. Na isa pong istorya, isang kwento, katotohanan ng kwento sa pagitan ng ating Panginoong Jesus at ng dalawang bulag. Nang ang Panginoong Jesus po ay nabalitaan nila na darako at dadaan sa kanilang lugar, sila po ay nagsisigaw. At ang sabi nila, "Have mercy on us, Lord, Son of David." And then, in verse 31, sila po ay sinuway ng mga tao, mga karamihan. Sabi nila, "Wag kayong maingay," at lalo pa silang nagsisigaw. "Son of David, have mercy on us." And then, ang ginawa po ng ating Panginoong Jesus, in verse 32, sila po ay pinalapit sa kanya. Now, sa mga tagpong ito po, ipinatawag po ng Panginoong Jesus ang dalawang bulag na ito. Meron po tayong revelation na matututuhan dito kung paano po kumilos ang Diyos. Ang maari po namang gawin siguro ng Diyos ay sa pamagitan po ni Kristo Jesus, nung panahon ito, since nakita niyang bulag ang nagsisigaw, eh pwede na lang niyang bigyan ng paningin. Pero alam niyo po ba, in verse 32, ano po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus mula po sa tagpong ito? Tinanong niya po muna ang dalawang bulag. Sabi niya, "What do you want me to do for you?" Ano ang gusto mong gawin ko sa inyo? Well, ano po, napakabuti po ng ating Panginoong Jesucristo. Tinanong niya po muna ito dahil nire-respeto niya kung ano yung mga gusto mong ipagawa sa kanya. Kabaligtaran po sa paniniwala na maraming mananampalataya sa ngayon that God is in control. He is sovereign. Yung word po na sovereign ay mali po ang pagkakagamit. Believing ng karamihan po sa mga mananampalataya sa ngayon na ang Diyos daw po, makapangyarihan siya. Kaya si Hoda, kung anong gusto mo, ilalabagin niya dahil siya po ang masusunod. Hindi po totoo yan. Dahil po ang word na sovereign, it means supreme. Having supreme rank, excellent, and independent, chief, and paramount. Yun po ibig sabihin ng sovereignty. Hindi po gagawin ng Diyos sa mga bagay na pwedeng bumangga po sa inyo. Kesa hodang masaktan ka, walang pakialam ang Diyos, hindi po ganun ang Diyos. And muli po sa tagpong ito, in Matthew 20 verse 31 and 32 until 33, makikita po natin at mababasa natin. Nung ipinatawag po ni Jesus ang dalawang bulag na ito, hindi po niya ito agarang hinawakan sa mata at binigyan ng paningin. Tinanong muna po nila, silang dalawa, "What do you want me to do for you?" Dahil kung ang dalawang bulag pong ito ay humingi po ng tungkod na may GPS, I believe, bibigay po ng Diyos ito sa kanila o ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos po natin ay durumay respeto sa ating mga nais ipagawa po sa Kanya. In Ephesians chapter 3, verse 20, it tells us, "Now, unto Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us." So, kaibigan, importante po maunawaan po natin ito dahil sobrang mahal na mahal ka sa Diyos. Nire-respeto niya po ang isang kagaya mo, ang iyong mga desisyon. Now, ang Diyos po ay matagal na naghihintay sa sino man na gusto pong lumapit sa Kanya. He is committed after the word of reconciliation. Yan po ang sinasabi ng 2 Corinthians 5, verse 19. And of course, wala po sa vocabulary ng Diyos ang salitang condemnation. Ang bibig po ng Diyos, namumutawi po ang kanyang pag-ibig at pagmamahalin, of course, is after the word of salvation. Yun po ang puso niya para sa iyo. And if you're still refusing and rejecting ang ibinibigay po sa iyong pag-ibig at alok na pagmamahal sa iyo ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng kapanganakang maguli, ay talaga pong sa mga panahon po ng mga problema, sakuna at trahedya, dahil hindi mo siya pinahintulutang pumasok sa iyong buhay, hindi siya manghihimasok sa buhay mo bilang pagbibigay po ng respeto sa mga desisyon mo. Ganun po kabuti ang Diyos. Hindi po niya ipipilit ang kanyang sarili. Of course, nandyan po siya, naghihintay lamang.
ang kanyang biyaya, pagpapala at protection at talinga ay maaari lamang po niyang ilaan sa kanyang mga anak. Ito po yung mga anak na tinutukoy natin, sila pong naglagak ng kanilang pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Kinikilala po ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Subalit kung ikaw ay hindi po nagtitiwala sa kanya, hindi po sa ayaw kanyang iligtas, hindi po sa ayaw kanyang proteksyonan, pero dahil nire-respeto niya po ang inyong desisyon at nire-respeto kanya, hindi po siya pwedeng manghimasok sa buhay ng sino man. At dahil kaibigan ng katotohanan, kung kayo po ay hindi pa anak ng Diyos, kayo po ipamagmamayari ng kalaban. At ang kalaban po sobrang sama. Sabi sa John 10 verse 10, A, ang tanging trabaho lang po ng kalaban ni Satanas ay magnakaw, pumatay, at magwasak ng buhay. Ngayon, kung wala po kayo sa protection ng Diyos, hindi po sa hindi kayo gustong kalingain at protection ng Diyos, pero hindi po siya pwedeng manghimasok sa inyong buhay dahil hindi niyo po siya pinahintulutan na kayo po ay proteksyonan at kalingain. Kaya naman, ang pahayag po na pautos ng Diyos at ating Panginoong Jesucristo ay nais na pong maranasan mo ang buhay na ganap at kasiyasya. And that's why John 3 verse 7 tells us, you must be born again. And that's why, kaibigan, God wants you to be born again. And as we end, ito po ating solution for tonight. Kaibigan, maaari po kayong mag-question sa Diyos, sisihin mo siya. Pero alam mo, ang mabuti po talaga, hindi po niya kayo kukundinahin at hindi po niya kayo paparusahan. Pero hindi po sa ayaw niyang tulungan at proteksyonan, pero hindi po niya kayo pwedeng proteksyonan unless siya po ay papasukin niyo at pahintulutan niyong maging Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Yun po ang importante. Kaya po gusto niya, kaya sabi ni Jesus, you must be born again. Ibig sabihin, binibigyan mo siya ng karapatan na maging Diyos mo, maging Panginoon, at sarili mong tagapagligtas. At kapag ikaw ay tumalima sa kanyang pangyayang ito, ikaw ngayon ay nagkaroon po ng pagkasilang na muli o yung kapanganakang espiritual or naging born again ka na. Ibig sabihin, meron ka ng bagong buhay kay Kristo. Alam mo, kaibigan, imposible hindi kanya proteksyonan at kalingain, lalo tigit sa mga panahon na ito po ay sangkapermang takot at pangamba ang nararanasan po ng ating mga kababayan. Kaya nga, kaibigan, importante po na maunawaan po natin ito. And in Psalm 91 verse 15, two verses po before we end, it tells us, He shall call upon me, sabi ng Diyos, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. And of course, verse 16 ng Psalm 91, this is really powerful. With long life, I will satisfy him. Sino po yung him? Tayo po mga anak ng Diyos, naglagak ng pagtitiwala sa mga tinapos sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. And then, show Him my salvation. In this passage, if you want to experience long and satisfied life, alam niyo po, always focus your eyes sa ating Panginoong Hesukristo, because sabi po nung verse dito, with long life, I will satisfy Him and show Him my salvation. And the word salvation here, in Hebrew, it means Yeshua. Sino po iyon? Jesus Himself. So kaibigan, that's why God wants you to be born again, because kapag kayo po ay ipinanganak na muli, meron ka ng relasyon sa Diyos Ama. Imposible hindi kanya proteksyonan at kalingain at panghawakan po natin anumang panahon na ating buhay. Tayo po ay may kapahingahan na alam mo ang tatay mo ay nariyan at aalagaan ka, kakalingain ka at poproteksyonan ka sa anumang panahon dahil ikaw ay anak. Kaibigan, maraming salamat po for joining me tonight dito yan sa ating pagtalakay na napakaya makapahayagan mula sa salita ng Diyos kung bakit nais ng Diyos na ikaw ay isilang na muli. At maraming salamat po for joining me dito yan sa ating devotion time. At syempre pa, tayo po ay mananalangin. At muli po, salamat sa inyong pagsama sa akin dito yan sa Solution. At sa pagkakataon po ito ay sa ating pong ikatlong araw na ating mga pinag-uusapan, dalayan ko po na patuloy po nating maunawaan kung bakit nga ba importante na tayo po ay magkaroon ng isang matibay na relasyon. At yan po ay mangyayari kung kayo po ay naglagak na iyong pananampalataya at kinilala mo at tinanggap mo ang inaalok sa iyong kaligtasan na ating Diyos Ama sa pamamagitan ng iyong paglagak ng pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman alam ko, nag-uumapaw po ang iyong puso. Ngayon po, sa oras na ito, tayo po'y mananalangin. Bagaman alam ko pong maraming mga kababayan po natin ngayon ang
punong-puno po ng takot ang puso pangamba. Pero sa atin pong pagdulog sa Diyos, ang kinin po natin bilang mga anak niya, karapatan po natin. At ang kinin po natin ang kanyang proteksyon dahil ito po ay buong puso niyang inilagak sa atin. Kaibigan, tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa aming mga pinag-usapan, napakayamang pag-aaral. Kaya pala gusto mo na kami po na magkaroon po ng kapanganakang spiritual upang magkaroon po kayo ng karapatan maghimasok sa aming buhay, upang kayo po ay magkaroon ng karapatan kami po ay proteksyonan, kalingain anumang panahon na aming buhay, especially sa mga panahon na kami po ay tumaranas ng trahedya o sakuna. Ito po ay hindi mangyayari sa amin. Bagus pa ngayon, pinanghawakan po namin ayon sa iyong mga salita in Isaiah 54 verse 17 that no weapon shall prosper against us dahil kami po ay iyong mga anak. Salamat sa iyo, O Diyos, sa katotohanan ito. At maging dahilan po ang aming mga pinag-usapan. Makita po na kapatid na ito kung bakit ang iyong puso ay para sa kanya. At nais mo siyang maging anak mo para ikaw ay magkaroon ng karapatan na siya po ay inyong proteksyonan at kalingain. Dahil kayo po ay sobrang mapagmahal, napakabuti. At ang iyong kabutihan po ay sadyang umaapaw sa sarespeto. At ayaw mong banggain ang aming mga damdamin. Salamat sa iyo, O Diyos, dahil kayo po ay sobrang napakamaginoong Diyos, napakamapagmahal at purihin ka. At maging dahilan po ang aming mga pag-uusap na ito, pabuksan ang aming isipan sa katotohanan ng Ebanghelyo ng aming Panginoon Hesukristo. Salamat, ang proteksyon, ang pagkalinga ay para sa amin dahil ito po ay pinagbayaran na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po aming Ama, salamat Panginoong Hesus at maraming salamat, Banal na Espiritu, sa inyong patuloy na pagtuturo sa amin. Dito yan sa aming programa. Kaya naman, ang lahat po ng papuri at pagsamba at pasasalamat ay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sana naman pong edisyon ng programang Solution. Ang hindi natin mamalayan ay magtatapos pong pansamantala sa araw ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa nakalipas na tatlong araw. Dalayan ko po na tayo po ay nabuksan ang ating kamalayan sa napakasaya ng kapahayagan ng salita ng Diyos. At kaya naman pala, gusto ng Diyos na ikaw ay maging born again dahil nire-respeto niya po kayo. Mahal na mahal kayo ng Diyos. At bilang pagpapasalamat din po ay dalayan ko po na patuloy po tayong matuto at samahan niyo po ako. Next week na, Tuesday, tayo po ay muli po magbabalik sa ating programa. At ipagsabi, magyayapa po kaya ng inyong mga kaibigan at tayo po ay mag-aral sa pamamagitan po ng, of course, itong technology ng Facebook. And of course, pwede rin po tayong masubaybayan via our YouTube channel, and that's Mismo TV, MISMO TV. At pwede pong balik-balikan nyo ating mga previous episodes at matuto po tayo doon. At syempre pa, amin pong pag-imbita sa inyo, kung kayo po yung naghahanap ng isang sandahan, maaari nyo po kaming samahan every Sunday at 9:30 a.m. dito po yung aming Church Solution Based Church. At po yung address at magdalakan po namin na kayo po yung aming makapiling every Sunday at 9:30 a.m. the morning. At maraming salamat sa ating mga kaibigan na nakasama sa ating mga pagtalakay, pag-aaral itong linggong ito, Tuesday, so itong Wednesday at saka Thursday, hindi natin namamalayan. At patapos na naman ng tatlong araw ng ating programang Solution dahil talaga namang napakabuti ng Diyos. At salamat din kay Kuya Abe sa ating technical director, at salamat din po sa inyo sa patuloy ng pagtutok at panunood. At bilang pagtatapos, narito po ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan, ikaw na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. I wish above all things that you may prosper and be in health. Amen. Even as your soul prospers. Bye!